Officials for this match. First referee, Mr. Jess Villarreal, national referee. Second referee, Mr. Efren Gaa, international referee. Let's call on our starting lineup from our Lady Troopers of the Philippine Army. Let's start off with jersey number one, Private First Class Jeannie Sabas. At number five, Private First Class Mary Jean Balse. Wearing jersey number eight, Private First Class Jovelyn Gonzaga. At number 13, Miss Rachel Ann Dakis. Wearing jersey number 14, Private Nerissa Bautista. And their team captain, with jersey number 7, Corporal Tina Sala. Libero, number 15, Miss Christine Agno. Head coach, Sergeant Rico De Guzman. Calling on our defending champions, our Cagayan Lady Rising Suns. Let's start with jersey number 1, Giselle C. At number 4, Maria Paulina Soriano. Wearing jersey number 5, Rosemary Vargas. At number 8, Aiza Maizo Pontillas. Wearing jersey number 9, Janine Marciano. And at number 15, Weneth Eulalio. Libero, number 13, Sheila Marie Pineda. Head coach, Mr. Nestor Pamilar. This is game one of the finals, a best of three series for the gold. Ito na po, game one ng finals mula po dito sa San Juan Arena in San Juan City. At a best of three affair po ito. Na unang beses nga magkakatagpo itong dalawang kupunan na ito. Season or buong taon lamang sa serie, actually, itong kupunan ng Cagayan Valley. Buong taon na, lahat ng competition, iba-iba liga, iba-ibang competition, lamang sila. Oh, pero ang maganda naman dito, dahil hindi na rin na we are talking about veterans, diba? Right. So minsan, pag binanggit mo yan na lamang psychologically, dahil nanalo, dahil sa ibang torneo, no? Sa ibang tournament. But sometimes also, pagka veterano na ang kausap mo, may pinanghuhugutan din naman itong Philippine Army. Na teka muna sandali. Diba? Hindi naman pwede. Kailangan makaisa naman kami. Diba? So, minsan sa akin, it's not a parang total advantage on the part of, let's say, Cagayan. Dahil alam mong gustong-gusto rin bumawi nito. So, hindi rin sila pwede mag-relax. Diba? Right. Although, yun na nga, parang siguro yung kumbaga sa formula meron sila. Diba? Meron silang sinusundan. At least dito na po sa ating Shakey's Feeling Open as Aiza Maizo Pontillas gets the first point of the game. Dito nga sa ating Shakey's V-League Open, ang record nila, 1 win, 1 loss each. Dito na magkakaalaman ngayon sa ating finals. Of course, Cagayan Valley won in the elimination round kontra dito sa Philippine Army. Bumawi naman ang Philippine Army ng quarterfinals. And if it's fun, family pizza, it's gotta be Shakey's. Running attack for Jeannie Sabas. Ito na, pinakitaan tayo kagad ni Jeannie Sabas. Ito yung mga adjustments, kaya natin sila pinag-usapan. Right, kasi right. Bantay na nga yung mga key players na lagi natin nababanggit. Ano? So ito, chance ng mga, let's say, utility like sila Sabas, diba? And sila Vargas, na magpakita rin dito sa larong, sa championship na to. Well, Sabas tumira kaagad. Here is Marciano, airborne, and nasagip pa rin yan. Netong si Tinagno. Giselle C. Marciano on the push. Long rally. Gonzaga ngayon sa kabila. Dakis. Off the block at naipit. Si Bang Pineda at saka si Rosemary Vargas dun. Ba, may tambol. Oh, yan ang masaya. May tambol itong mga... Sigurado sabi na Cagayan, humanda kayo next game. hindi lang tambol ang dala ng mga yan. Kung manda ganun. Kayo. Oo. Survivor Cagayan. Mangyayari, di ba? Tribal na ang dadali nila rito. Tina Salak on the serve. Here's Giselle C. Quick set. Aiza Maizo. Salak once again for Jovelyn Gonzaga. Naabangan ni Marciano pero lalabas ang bola. Gonzaga using that off-the-block hit to get that last point. Bionic Ilonga or the Bionic Guapa. Yan, Bionic Guapa. Mas basta bagay Bionic. Sa kanya. Bionic. Eh, guapa rin naman eh. Guapa rin naman. Dati ka natawa siya, nilagyan ko na sound effects yung kanya slow-mo. Here is Pineda now.
going to Marciano. Tinagno is there. Tinasalak ngayon for Gonzaga once again. Nandun naman si Pineda. Sabas on the misdirect. And Giselle C diving for that dig. Yan. Ako, pag-uusapan natin yan mamaya. Ang galing na pinapakita ng batang yan. Meanwhile, Dakis scores again. Rachel at Dakis on the down the line hit. 4-1 Army. Magandang panimula yan dito. Ito sasabihin ko sana, ito si Giselle C, may pinakita siya sa ating dimensional laro niya na hindi natin na siya nakikita dati. Yung pagiging magaling niyang mag-dig at mag-receive. As Maizo is turned back there by the defense of the Army. Marciano's turn. Ando pa rin si Dakis. Naka-relentless pa yung blocking ng Army. Naitawid ni Aiza Maizo. Gonzaga ngayon, natakam, pero binigay kay Jimmy Sabas. Sabas once again to the delight of Tina Salak. 5-1. Na kailangan natin. So strong start here for the Lady Troopers. This is 5 unanswered points now for the Philippine Army. So ngayon, ito si Tina Salak. Kanina pa nagsaserve. Sa panahon ng tagulan, iwasan ng dengue line. Tiger Katol ang gamitin. Vargas. Giselle C. Aiza Maizo, hinulog. Salak, Gonzaga, second ball. Maizo ngayon. Free ball coming up from Marciano. Bautista. Salak, papunta rito kay Rachel. At hindi na naitawid ni Rachel yon. That's right. Nahinto din sa wakas ng Cagayan yung run ng Philippine Army. Dahil naman sa isang error yan, galing dito kay Rachel Andaki. So now, when at Ilali will serve, going back to Giselle C. Pwede nga makit to sa abroad eh. Volleyball? Oo. Libero? Libero. Pwede. Diba? Sa pinakita niyang kagalingan niya sa pagdig at saka pag-receive. Oh, Jovelyn Gonzaga. And you like target. Dulog-dulo na ng back row. As we take a look at it once again, napakahirap kunin. Wala nga, diba, nakita natin, forward na yung back row players ng Cagayan. Axel is the official outfitter of the Shakey's V-League. Sabas with the serve. Vargas. C. Soriano. Backset ngayon for Gonzaga. Nandun si Maizo. Giselle C. Inangat para dito kay Marciano. Block and that stays in from Guapa. Right, and the solid blocking from the Philippine Army so far in this first set. Oo. 7-2. Para dito sa kupunan ng Philippine Army, Dakis and Gonzaga conspiring for most of their points. Sabas once again. Giselle C on the back set. Aiza Maizo. Binuhay ni Dakis pero bumalik sa panig ng Cagayan Valley. Maizo one more time. Blocked by Dakis. Ayan pa rin. Parang may pader dun sa Philippine Army. 8-2 Philippine Army. Ganda na simula nila. We'll be right back. Army team will take a shot at dethroning the Cagayan Valley Rising Suns, who also on the other hand promises that they will shine again in this conference. Sabi nga ni Coach Ness kanina, they're not expecting ni makakapasok sila dito sa ating finals considering all the lapses they've made in the quarterfinals. Ang terminong ginamit niya nga sa akin kanina, maswerteng nakalusot sila sa butas ng karalong dun sa quarterfinals. Four important reminders for them. Number one is to play without fear. Huwag daw silang kabahan sa umpisa ng larong ito dahil palagi naman daw nilang nakakalaro dito ang Army team. Secondly is to mirror the Army team because this is a team where all players are dominating, meaning to say all of them must be also dominating in this match. Thirdly is to play as a team and work together, and more importantly is to be patient because the team who is more patient gets to win this ball game. Noel? Well, talaga dadaanan nila sa pasensya, parehong veterano na itong kupunan na ito, although itong kupunan ng Philippine Army might be a little bit older than the team from Cagayan Valley. Pero kailangan nga nilang daanin niya sa tiyaga as Mikasa is the official ball of the Shakey's V-League. 9-2 Air Force after that long rally. Maizo changing direction. So si Maizo nakapuntos ulit. She's actually responsible for 2 of their 3 points so far para sa Cagayan Valley. Expect si Aiza Maizo sa ganda ng nilalaro niya. Expect her to lead it for to be, diba, to be the leader here in the side of Cagayan. And we won't be surprised to see Anggeta Baquero come in early. Ako rin. Ito na yung kailangan nila yung mga veterano. Tulad yan, yung veterano yan. Hindi pwede mawala. King Valse nakahulog ng isa that time. So Valse with her first point of the game. And Philippine Army 7 attack points so far and 2 block points. Ang Cagayan partner, isa pa lamang. Isa pa lang ang kanilang atake.
Well, kanina nadagdagan niya kasi naka-attack nga si Maiso, pero dalawang attack nila parehong galing kay Maiso. Rachel Andak is the remote control serve, almost lands in. Here's Salak now, combination, Gonzaga again! It has become a team effort. Grabe. On the side of the Philippine Army. Lahat, si Ging lahat Balse. Sila ganun. No, Ging Balse and Aisa Maiso, to be exact. Ito nga na, nakapunta sa naman itong Cagayan Valley na mas maganda yung shape ng katawan nila for volleyball now as older players. Dalawang MVP itong pinag-uusapan natin, especially ito si Aisa Maiso. Dalawang napakagaling na players na pareho nang galing sa UST. Right. Oh. Pareho naglaro for, sa UST for Coach Ogo Santa Maria. That's right. And Balse did not get that one through. Mababa set ni Tina Salak that time, 11-5. So, unti-unti nang umaandar na yung makina ng konti itong kupunan ng Cagayan Valley. Kanina medyo stuck slow up start eh. Lang. Oh. Salak ngayon, once again, going to Balse, kept alive by Vargas. Pineda, binuhay ulit para kay Vargas. Agno, Salak, kabila, dyan na si Nene sa harapan. Dug up there by Maiso. Giselle C, Vargas, blocked by Gonzaga. Marciano, one more time for Vargas, off the block. Dakis in the back. Salak, Bautista, long rally na naman. And Paul Soriano gets it across. Salak, kabila, Bautista, third time, single block by Pau. Single block! Tina Salak going deep and Bang Pineda na naiwan. Tina Salak, court smart there. Look at this last play. Di na natin pahirapan. Oo. Alam na ni Bang kung anong gagawin, kaya lang ang layo ng pinanggalingan niya. Again, what are you talking about? Probably one of the smartest players of all time. Oh yes. And yung experience lang, hindi mo matatawaran. Right. I mean, although marami naman talaga dito sa dalawang teams na to, yung may mga international experience right din naman. Well, that spike by Vargas is set back. Paul Soriano with a drop ball. Again, these two ball clubs try to outsmart each other. Mabuti especially na lang at the net. Oh, mabuti na lang. Nakaipon na ng puntos itong kupuna ng Philippine Army. But again, it has to be consistent para sa kanila. Pau on the serve. Agno. Salak. Bautista off the hands of Eulalio. Off the block hit. And ang Cagayan, parang ang dami nilang single block lang ang kinokommit nila dun sa mga spikers. Kinokommit rin likuran. Baka daw tapon na naman ni Salak dun sa likuran eh. 13-6. Parang binantayan na yung ano ni Tina. Yung tapon, yung top ball. And Balse, former best server of the league, what a service error. So 13-7 po ang ating score. Rosemary Vargas ngayon to serve para dito sa kupunan ng Cagayan Valley. Dakis receives. Salak, inangat ulit para dito kay Bautista. Drop ball, pero nakuha naman ni Giselle C. Marciano, airborne, yes! Marciano, yung athleticism nitong taong to, yung player na to, ibang klase. Right. No? Just light-footed. At saka talagang yung vertical leap. Ang taas ng lundag talaga ng batang yan. When she gets it, minsan nga, over the blockers pa eh. Isipin mo kung mga naging... Dakis. Dakis and Gonzaga, magkatabi na yan ha. Minsan lang sila magkamali. Isipin mo, if Janine Marciano was not 5'7", sabihin natin 5'10 si Janine Marciano, pero ganun pa rin yung lipad niya. Ay, nako po. Atay. Eto ngayon si Rosemary Vargas. Ganda na serve. Dakis gets to it. Salak. Bautista! Oh! Tusok na tusok! And that was off a combination play. Oh. Woo! Yan ang hindi natin na nabibigyan ng praise si Tina Salak sa mga ganyan niya eh. Itong dalawa yung pinag-usapan natin kanina, si Sabas on the decoy, tapos Nene Bautista on the tail end of that combination play. Si Nene nasa likuran ngayon. Here's C, Eulalio. Turn back by Sabas. Sabas ngayon, iuhulog. Nandun naman si Eulalio, bawian lang. Sabas doing the setting. Tina Salak on the attack. Nahiya pa pumalo si Tina. Rachel, hindi na nahiya pumalo doon. And now Bang Pineda gets it across. Salak, combination. Dakis, nato si Eulalio. Marciano, C, back to Marciano. Off the block, kept alive by Bautista.
Salak ngayon for Dakis. Nandun na naman si Eulalio. Salak. Running attack, Ginny Samas, binuway ni Vargas. Kanina pa itong running to. Aiza Maiso galing sa likod. Aiza Maiso, kahit na back row attack, very effective pa rin dahil sa lakas ng palo. Look at this one. Siya lang hindi nakahawak ng bola kasi backliner, pero at eventually, napunta sa kanya. But credit Giselle C for giving Aiza Maiso that ball. Nakakagulo na din sa harap. Binato bigla kay Aiza. Isipin mo yung tatlong bagong edition nila rito, Tita Mosi. Ha? This is talking about Marciano, Pineda, and C. Game changers yan para dito sa Cagayan Valley. The dig there coming from Gonzaga. Dakis, hinulog, lumabas. Giselle C just got out of the way. Last minute decision doon. Oh. It was the best decision. At tatawag na tayo mo si Coach Rico de Guzman. Medyo palyat. Parehong champion to eh. Oo, yun na nga. 2011 champion sa Philippine Army and of course 2013 champion. Ayan na naman. Alam mo, mukhang pareho tayo na iniisip ni Coach Rico eh. Diba, de Guzman? Mukhang si Nene Bautista at si Ginny Sabas ang pinag-usapan natin kanina. Binibigyan ng bola dito ni Dina Salak. Kasi tingnan mo naman, Marcado, Gonzaga, Dakis, Balse. Marcado na yung mga yan. So, yung mga hindi nalat inaasahan, doon na muna tayo pupunta para at least preserve din, fresh din yung tatlong binanggit natin na kamamaya. Boy, Marciano, taas na nilundag. Nakuha naman yon ni Gonzaga. Marciano gives up the free ball. Here's Salak now. Combination play. Jovelyn Gonzaga. Guapa. And the combination play has been really working for the Philippine Army. Set number one score. It's a 5-point lead. Kung natusok. Well, ngayon, Tina Salak trying to preserve this 5-point lead. Kanina, pito po yan. What a serve from Salak. And a short stab from Salak gets her point. Ito na sinasabi natin kanina. Hindi magtatagal. Papasok din si Kapitana. So, Tabaquero will see her first action. Actually, Tabaquero did not play in the last game, which was game number 2 of the semifinals. So, fully rested po. Ito si Kapitana. Eulalio. Pumasok pala si Kapitana, na-inspire na sila. Tama, and Eulalio. Yung pinag-uusapan natin, plus minus ha. Pagpasok pala yung Tabaquero, plus ka agad, di ba? At sa kanya mo kin-reddit, hindi kayo Eulalio. Pero yun na nga, yung presence yan. Isipin mo ikaw, yung Kapitana mo nakaupo sa bench isang game, hindi naglaro. Hindi ka pwedeng statistician. Pero biglang pumasok yung Kapitana. Yung inspiration. Yun talaga, inspired ka agad. Here is Gonzaga, C. Vargas, Tabaquero gets it across. Salak ngayon. Dakis. Late dumating ang blockers. Yan tuloy. Dakis going down the line once again. Philippine Army, that's their 14th attack point. They have 2 block points and 2 serve points. Ang Cagayan Valley has 6 attack points. Sa panahon ng tagulan, iwasan ng dengue, Lion Tiger katolang gamitin. Proudly Philippine made. Sa digs naman, itong Philippine Army, 15 na. Itong Cagayan, 11. Ah, hindi pala nagkakalayo dyan. Ang haba kasi diba nung mga rally sa atin. Ang gaganda rin ng digs. Pao Soriano, nahulog yung bola. Credit the point to the former Adamson Star. So, 18-13. Gonzaga, 4 attack points na. Sabas with 3, ha? Wow. And Maiso with 3 also. Soriano with 2. Tabaquero on the serve. Bautista, Salak, combination. Dakis off the block. Rachel getting a point at the... Parang gano'n na nakikita natin, pinipacing ni Tina Salak. And probably that's the game plan of Coach Rico. Right. Itong sila Dakis, Jovelyn, right. Masagutsundo. Tapos well-distributed yung bola. Soriano ngayon. Agno. Salak. Balse, dug up there by our former teammate Tabaquero. Here's another former UST girl. Aiza Maiso, off of the hands of Balse. So, ano nga taga-UST, nagpa-party lang sila, no? Oh, ito, palitan ng tao dito. First sub of the game. Aiza Maiso will sit as Chi Saet will check in. At papasok ngayon si Joy Benito para kay Giselle C. So, full front line pa rin ang mangyayari dito para sa kuponan ng Cagayan Valley. At parang wala nagbago sa power. Oh, wala. yung mga pamalit dito eh. Hindi mo rin matatawaran na parehong teams. Ito si Chi Saet, ang record holder pala for most best setter awards sa Shaky Kili. Ay, ang tao. Dami. Even nung naglalaro yan sa UAAP eh. Vargas with an uncharacteristic return error. Tumama sa antena. Dito sa Shaky's V-League, si Chi Saet has won 4 consecutive best setter awards.
yung humabol lang sa kanya si Jem Ferrer na may tatlo sunod-sunod din for Ateneo. So 20-14. Pao Soriano, power swipe that time para kay Pao Soriano. Pao Soriano, easy taking there. Uh-oh. Hindi na pinahirapan, hindi na pumalo. Nakita niya, wala, hindi maganda yung depensa ng Army. Right. Pao Soriano, of course, nung ating first conference was awarded best spiker. Salak, Benito, Saet, Abila, Vargas, Lakas. Ang game 1 itong ating kampiyonato. Once again, Noel Zarate kasama si Monsi Ravena at Serena Villamor. Championship game number 1 and service reception has been a problem for Cagayan Valley. At ang Army, di ba yan ang first line of defense? Oo. Yes, protected sila. Tayo. Protected tayo dito. Ang problema nga lang. Sa malamang tayo nasa last line. Tayo wala talaga. No line tayo. No line. Walang defense. Walang defense. Puro opensa. Offensive. Salak, Vargas. Here's Salak once again. Napalakas sa tira nene. Sheila Pineda letting it fly. I'm very proud ako dito kay Sheila. In so short a time, has become really one of the best liberos in the league. Ay, naku, matagal lang ano yan. Matagal diba, pa yan. Parang kailan lang siya naglibero. Yung nga, sinulat ko nga sa article ko, kunyari, na matagal, first time mo nakita si Pineda, hindi ka maniniwala ng open spiker yan. Na-reputating open spiker. Na magaling, ha? Oo. Nagkaiwasan doon ang Philippine Army. Here's Bautista, Pineda, Saet, backset, Joy Benito, Agno. Agno flying. Oh. Flying for that dig. Saet, once again, Tabaquero, blocked by Salak. That was well read by Sabas and Salak. Tuwa-tuwa doon si Tina Salak. Abang na abang yung palo ni Tabaquero. He's trying to go down the line. 23-16, Bautista. Back to another 7-point lead para sa Army. One hand set, Eulalio, hinulog. Salak, Dakis gets it across. Pineda, Saet, back set, Benito. And Joy Benito scores. Cross-court hit coming from Joy Benito. And just in time kasi papalitan na sila ulit ni Maisot sa ni C. Another full front line para dito sa Rising Suns. As Giselle C will serve, trying to keep the Rising Suns in the first set. Down by 6. 2 puntos na lang kailangan ng Army. Ito ngayon si Giselle C. Salak. Oy, Rachel, ang ganda ng hulog pero nandun naman ulit si C. Tabaquero on the push. Maiso, patay kayo dyan. Ay, sa Maiso, given a gift at hindi naman na. Yun lang. Oo, hindi naman niya tinanggihan. Pero again, ang dami pa, alay pa habulin nila rito. 5 puntos pa yan. Good start, however, para dito kay Aiza Maiso. Giselle C. Raraket na kaya to sa abroad. Pwede. Salak on the push and Pineda again wrong-footed. And si Salak kasi, ang mahirap doon is not the usual, di ba? 3 touches eh. Uh-oh. Minamadali niya kaya nagugulat din ang depensa ng Cagayan. 24-18, 6 na set point para dito sa Cagayan Valley. Salak on the short one. Giselle C. Eulalio. Salak ngayon, Gonzaga. Ang ganda ng abang ni Eulalio. Alam na nila na kay Sabas ibibigay in the middle. Good read. Part of Cagayan. If it's Fun Family Pizza, it's gotta be Shakey's. Eulalio. 5 set point pa rin ang kailangan habulin itong kupunan ng Cagayan Valley. Salak, running attack. Naunan si Sabas ni Tabaquero. Pero buhay pa rin. Gonzaga gets it across. Back set ngayon. Baiso! Ay, net violation. Yes, that tinawag. Was into the net. So 25-19. Nakuha na po ng Philippine Army. Dapat yung depensa rin ng Cagayan Valley maayos. Pero again, yung offense lang talaga ng Philippine Army was very, very well run. At titignan natin kung anong gagawin ngayon ng Cagayan Valley sa pagpasok nitong ating second set. Tabaquero getting the start here in the second set. At doon naging mahusay ang Army in the first set. Yung kanilang blocking. Oo. Combination, Gonzaga, dug up there by Maiso. Saet, Tabaquero, hinulog ni Angge.
Gueta Baquero on that open hit. And tingnan natin naman kung ano adjustment ang ginawa ni Coach Nes Pamilar. Looking on the other side in the first set. Kasi so humabol naman na eh ng bahagya. Sumubok humabol. Well, so far, it's Gonzaga with 5 points. Dakis and Salak, 4 each. Soriano with 4. Maiza with 5. And Eulalia with 1. Magawa si Rachel that time. Diretso sa net, yung kanya, sa antenna. Yung kanyang tapik. Ayan yung mga clip. Extreme close-up. For sale. Hindi na napunta kay Pineda yan. Napunta na kay Dakis yung franchise. If it's one family pizza, it's gotta be Shakey's. Here's Chisait. Sharp serve. Salak ngayon. Gonzaga sa gitna. Ayan, abang na abang si Eulalio pero binuhay pa rin. Buhay pa rin. Sight now. Tabaquero. Mahirap mabuhay yun. Atch Tabaquero. Kawaway langgam na tumatawid sa court. Down the line hit and you want it because it's short. Yung halos mid hit. Kapos dun sa likod na defender. Tabaquero. Getting busy dito sa ating second set. Chisait. 3-0 again, Rally. Bad reception there from Bautista. Maiso off the hands of Dakis. Napahiyaw si Rachel doon dahil alam niya nang mangyayari. Uh-oh. Pero wala. Yung momentum was really, kumbaga eh, lamang na lamang. Kitang-kita sa netcam natin. Yan no, na si Aisa Maiso. Pinatama. Sabi ni Rachel, ako po, hindi na mauulit. 4-0 again, Rally. Short serve from Saet. Si Saet, bukang-buka yung depensa right. Ng Philippine Army that time. Early Philippine Army. So now, Chi Saet continues to do well. Galing sa service line. Here's Dakis. Gonzaga, tinawid. Chi Saet. Oh, wow. And Aisa Maiso. Ito na. Nag-init na. Ito rin ang labanan ng dalawang pinakamagaling na utility spiker sa bansa ngayon. With yes. All due respect to Sue Roses. Dalawang kaliwete. Lefties. Oo, Maiso versus Gonzaga. Lefties at work. 6-0, Cagayan Valley. Strong side eh. Oo. Saet. Oh, yun. That's going to sell out. Hindi mo ba yung ball. But Cagayan naman. Ang strong start. Well, Jeannie Sabas will serve. So, titignan natin ngayon kung makakahabol naman itong kupunan ng Philippine Army. Sabas with a good one. Saet, combination, Maiso. Sabas, Salak, quick set to Balse. Pineda digs it up. What Maiso a into great the net. Dig, but Maiso sending it into the net. Grabe instinct doon ni Bang Pineda na buhayin yung bola. But that leads to hitting error. So 6-2, Cagayan Valley. Sabas again. Vargas. Saet sa kabila. Tabaquero. Nakaabang si Gonzaga. Galing ni Angie sa ganyan. Yes, ano? Off the block hit. And she's really just one smart player. Oo. Yung binabasa muna yung depensa sa kabila. Yung may ability. Right. Na bago pumalo. Tinitingnan din niya yung depensa dun sa kabila. So 7-2, Cagayan Valley in front by 5. Tapos pag baksak, nakakainis na kangisi. Pag nakakuha ng buntos. Balse will miss that one. Ito rin yung score ng first technical timeout natin, pero baliktad naman, Cagayan Valley. Ng Army team, ang sabi niya nga sa akin, they will be an all-out effort coming into today's ball game. At sinabi niya rin sa akin na dapat pala ay wala siya sa larong ito ngayon dahil may important conference din sila sa Tacloban City. Pero instead, mas important daw ang mission niya sa larong ito, kaya pinadala na lang daw niya ang kanyang assistant coach na si Coach Kung Fu para doon sa Tacloban conference nila. What he needs to see in this ball game is to maximize all the chance balls na binibigay dito ng Cagayan Valley team. And secondly, is to be consistent on their strong attacks na ginawa nila during the first set dahil yun daw ang pumapatay sa kupunan ng Cagayan team. Also, nakausap ko rin itong si Rachel Andakis. Ang tanong ko nga sa kanya, kung nag-expect ba siya ng individual awards dito sa ating finals. Ang sabi niya sa akin, the only award that she wants, it's the championship award. And in addition to
that, yung Sakagayan team naman natin, what they needed to do more is to focus more. Ang sabi nga ni Coach Ness, coming to the second set, nauuna ang galaw nila bago pa naman nakukuha ng receiver ang bola. Kaya daw, hindi nawawala sila dun sa pwesto nila. That's why it's important for them to play more wisely pagdating dito sa ating second set. Noel? Actually, nakausap ko rin si Rachel dati. Sabi ko, kahit na anong award pa matanggap ko, iti-trade down niya yon para sa isang kampiyonato. Para dito sa Philippine Army. Kasi it's a team event, di ba? It's a right. Team sport. Ganun dapat talaga yung mindset. Kumbaga bonus na lang yung mga awards na yan. Well, go ahead. So far, Cagayan, 5 attack points na. Partner ng Army, wala pa. Yun na nga eh. Oo, oh, wala pang atake. Well, maganda yung serve that time ni Rachel Landakis and Maiso hits into the net. So 9-4. Si King Bangaw, bumalik ano. Nakikinood ng championship ano. Eh, bakit naman hindi? Oh. In-expect naman natin. It's going to be a really good series. Di ba yun ang na-expect natin between these two teams? Oh, nangamote that time si Pineda sa serve ni Dakis. So, side gives up a free ball. Agno, Sala, quick set to Balse. Alam mo na yung connection. Ganda ng height ng bola. Ang ganda ng pasok ni Ging. Ayan. Ako, galing 9-2 itong score na ito. Ngayon, 9-5 na lang. Once again, Dakis to be serving. Talim na naman. Tabaquero. Naabangan ni Balse. Third ball, tinawid yon. Dito si Pao Soriano. Danny Bautista, combination. Soriano blocks it. Gonzaga. Maiso ngayon. Tabaquero, nakaabang si Gonzaga. Buhay pa rin. And Baiso keeps it alive and scores. And you like the court smarts of these two ball clubs. Off the block, pero ganda pa rin. Nakukuha pa rin, buhay pa rin ang bola. Marami yung basahan sa loob. Eh magkakilala naman yung dalawang yan talaga. Sa panahon ng Tagulan, iwasan ng Dengue. Lion Tiger Katolang gamitin, proudly Philippine made. Short serve coming from Tabaquero. They go to Bautista. Tabaquero keeps it alive. Vargas ngayon, inangat para dito kay Aiza Maiso again! At si Aiza Maiso, kahit galing kahit saan ang bola, papaluin, will not give it easy to Philippine Army. Pero alam niya rin kung saan pababagsakin yung bola. Again, yung hesap mong base sa depensa, talent niya rin Tabaquero at saka nitong si Maiso. 11-5. Agno, Salak, Gonzaga off the block and it's still in. And Batina Salak with a good decision there. On that back set, ganda na nga. You know that parang everybody inside, all of them are thinking, kung yung hindi lang basta ibabalik yung bola or i-re-receive yung bola, lahat nag-iisip. Vargas on the wind-up. Gonzaga keeps it alive. Agno, back set for Bautista. Side ngayon, Pao Soriano, nandun na naman si Agno. Quick set ngayon to Balse, kept alive by Vargas. Maiso, hulog na naman! Maiso, off speed, gets the point. Puro mahinang tira. Maiso does not need to use her power all the time. Yan na nga, ang ganda ng isipan eh. Nasa din Fountain of Youth na yon? Oo nga, nasa naman yung sa bakuran lang nila yan eh. Makakapagdala nga ng dyan, bombero at iwigupin ko lahat yan. 12 to 6. Huwag naman lahat, baka mamaya pagdabas, baby ka na naman. Ay! Na-over doon sa Fountain of Youth. Lifting violation. Diba? Na, so, inom yung Fountain of Youth para bumata ka. Inubos mo lahat. Labas niyan, sanggol. Labo. Diba? Pag-iisip mo lang, di ka na marunong magsalita. At nakapampers ako. Yun. Ay, Bautista, nagpasabog. Pero nagbabalibol pa rin. Oo. Yun naman. 13-7. King Balse, di na kailangan ng Fountain of Youth dito kay King Balse. Bilib na bilib nga ako sa kanila. Oo. Here's Vargas. Oh, off Vargas the block. Off the block. Ito yung kailangan na Cagayan. Yung mga putos na galing kay Vargas. Oo. Alam mo, nagkabalik na lang. Kay Eulalio. Yung first set, nag-impok na ng puntos kagad itong Army. Kaya okay lang humabol na konti itong kupuna ng Cagayan Valley. Ito baliktad naman. Baliktad. Ganon-ganon din ang ginawa. Here is Salak now. Bautista, and that block goes out. Oh, stays in, actually. Si Salak, nangihinayang na sa mga nangyayari sa kanyang kupunan. Newcastle is the official ball of the Shakey's V-League. 15-7. Soriano.
Sala, quick set to Jenny Sabas. Saet, Vargas, power tip for Rosemary Vargas. At mukhang ina-atake ang zone 6. Ay. Ang walking distance. Oh yeah, maraming mga bilihan dyan ng mga mura, mga PX. Ay, gusto natin yan. Philippine Army now, 3 attack points, pero ang Cagayan partner, 11. 11-3 ang isipin atake. Isipin mo naman yun. Yun din ang lamang natin dito, 8 points. 16-8. That has been the problem now for the Philippine Army. Grabe yung Vargas, ha? Here is Sabas. Saet. Vargas again. Power tip again. Nandun na si Gonzaga, pero hindi na mahabol ni Salak. Grabe aggression ng defending champions, ha? Correct. And Vargas, no letting up on the second try. Power tip naman. 17-8 ang ating score. Axel is the official outfielder of the Shakey's V-League. Cagayan Valley, patuloy po ang kanilang mainit na laro dito sa ating second set. They lost the first set, 25-19. Gonzaga, Dakis. Ngayon lang yata nakatira si Rachel, ano? Here is Tabaquero. Gonzaga keeping it alive. Salak chasing it down. Nandun si Dakis. Vargas, Saet, galing sa likod. Maizo, Bautista on the dig. Salak ngayon, balik ulit kay Dakis. Dakis sinulog, nandun naman si Maizo. Saet, setting up Tabaquero. Ganda ng floor defense. Pareong kabanan, but... Net violation. Net violation called against Cagayan. Yulalio, ang matatawagan doon. Sabay natamaan pa yata yung ulo ni Tina Salak that time. Bawal kumurap dito sa laro. Exactly, pero tingnan mo naman yung lamang na Cagayan Valley. I mean, who would have thought na matatalo sila sa first set? Tapos gagawa sila ng ganito klaseng kalamangan. Parang unahan eh. Di ba yung sa start ng game? Good read that time by Pineda and that serve goes wide. Galing dito kay Tina Salak. So 18-9. Sa panahon ng tagulan, iwasan ng dengue, Lion Tiger Katolang gamitin. Proudly Philippine made. So doble ang kalamangan. And Chi Saet goes long. So 18-10. Yan ang hindi pwede mangyari sa Cagayan Valley. Okay na eh. Error na lang ang kailangan ng control. Sabas. Yung din iniisip ko rito sa kay Coach Rico, wala pang balasa ng tao. I mean, there was one game. Service ace! Bang Pineda. There was one game, hinila niya si Dakis no second set, pinasok si Joan Bulan. Yes. Di na nakalaro ulit si Dakis. Tama. Pero napanood ko lang yun. Okay. Kayo yata ni Sevion eh. Yeah. Pero napanood ko yun na si Dakis, wala namang pilay. Pagod lang daw yung legs, pero what a move din. Talagang ganda lang nilaro ni Joan. They send it now to Dakis. Off the block. Pineda cannot keep it alive. So Dakis scores again. Ito na ang rally na gustong gawin ng Philippine Army. Galing 18-9. Ngayon 18-12 na lang. And this is a good place where to start. Ano? Yung ito pala yung score natin. 12-18. Ito kung gusto humabol ng Philippine Army, ito na yung pinakamagandang chance nila. And with Sabas serving. And into the net. Exacto. 19-12. So again, no change of personnel para kay Rico de Guzman. As Gwyneth Eulalio ngayon na magsiserve. Again, the FEU product. Dami taga FEU sa laban na ito. Mga taga UST rin na. Nagkaalat sila ron. Here is Gonzaga. Jovelyn Gonzaga. O si Guapa, nagparinig na. Look at the skill. Dalawang kanya-kanya blockers talaga yun. 19-13. So Dakis now, ilabas ulit ang remote control. Let's see kung ito yung gagamitin niyang sandata. Medyo nahirapan din doon si Vargas, but it's still playable for Cagayan Valley. And free ball from Maizo. Salak. Balse! Balse! Ito yung, alam mo, may nagtanong sa akin kung anong advantage yung si Geek Balse. Kailangan pantayan nila. Doon pag-championship, iba lang na... yun ang sinasabi natin mga key players dito. Hindi yung tatlong yun. Yung Bautista at Sabas ang kailangan natin panuorin ngayon. And a good block there coming from Balse. Apat na lamang yan. So may run na ginagawa ng Philippine Army. Let's take a look at this block point from the Philippine Army. Oh, Nene Bautista.
ang nakadali doon. Ang hirap naman, Nene Bautista at Gingbal sa yung blockers. Oh. Alam mo, Army is the tallest team in the league. Pero sabi ni Pao Soriano, wala akong pakialam. Getting that point with the swipe and utakan ng labanan dito. And si Shasha comes in for Dakis. Siyempre, pang-depensa yan. Yep. Dati pong libero, Shasha Torres. Checking in for Dakis for now. If it's on Family Pizza, it's gotta be Shakey's. Oy, Balse and Salak. Miscue. Oh, minsan lang hindi nagkaintindihan yung dalawang yan. 21-15. And now, Kapitana. Gonzaga. Salak, back to Gonzaga. Oh. Wow! And Gonzaga, kasama buong Iloilo. Iloilo at Guimaras, pinagsama na. Kasama ang buong Guimaras Island. Yan. Islands pala, dahil marami yata. Tatlo yun, ano? Tatlo yan. Basta, ano masarap doon? Ano masarap? Mangga. Mangga, yun. Sabihin natin kay Guapo. Ay, Guapo. Uwi ka naman ng mangga sa susunod. Nilalanggam, ha? Kinikilad mo na naman. Oo, yung nilalanggam. Kasi pag wala na langgam, sobrang tamis na. Alam mo bakit? Nagka-diabetes na ilanggam. Tumatay na. Ewan ko sa'yo. 22-16. Kala ko si dried mangoes. Na-dry din tuloy yung langgam. Ikaw talaga. Ayos na, decoration. Palit na naman dito si Coach Ness. Giselle C. and si Joy Benito will check in. So, anim pa rin. Tatlong puntos na lang kailangan ng Cagayan Valley para matabla itong ating game one. Here's Salak. Combination play. Nene Bautista. Late si Tabaquero. Good job there, Nene Bautista. Of a combination play na yung ang Army, dun sila humugot ng first set. Yung madaming combination plays na pinakita nila sa atin. Right. Tabaquero was supposed to cover that spot. Papunta na siya pero kalahin mo ba naman ganun kabilis yung palo ni Bautista. Vargas had a hard time with that reception. Pero not a hard time with that attack. Ganda na set ni Pao Soriano, ha? Pinalusot dun sa blockers ng Philippine Army. Ganda, lakas ng palo nitong batang ganun to. Ganon kalakas. Oo. And a timeout now called by Rico de Guzman. Ng parehong koponan. Napakagaling ng mga players. Carla Bello, dati player ng Ateneo. Nanonood din at sinasabi eh. Mga tiga, Iloilo, Bacolod, lahat. So, Visayas, Mindanao, para mas madali. Oo, ang amote. Ay, hindi na sa ibang bansa. Hindi, sa ibang bansa. Sa ibang planeta pa, nanonood ng... mga kababayan mo. Diba? Nasa ibang planeta. Ito ang bati ko sa inyo. Si Barry, di naintindihan yun. Naintindihan lang niya yung front part. Ayan. Uy, Dakis! Nakakapasok lamang. Here is Vargas. Tina Salak. See? Never say die. Yes, correct. And yung court smarts, once again, dito sa dalawang komponento, marami tayong matututunan. Right. Pagdating sa sport na volleyball. So 24-18, anim na set point para dito sa Rising Suns. And now Vargas. Short serve, Dakis nahirapan, Dakis may tatawid, hindi naman. So that will do it, 25-18. Tabla tayo at one set apiece. At tignan natin kung ano maging kaganapan dito sa ating third set. This will be interesting. Tuloy ako nang kausap doon. But again, dito sa ating third set, tabla na tayo one all. The hunger factor has to come in now for both teams. And yung sense of urgency and yung importance of the third winning the third set, yan ang kailangan maramdaman ng pareho nating teams. Pero alam na nila yan. Oo. Ang tagal na nilang naglalaro. So, let's see kung this time, nakakaroon naman ng adjustment itong si Coach Rico. Eh, puro veterano na naglalaro dito ngayon. Sino na yung pinakabata dyan? Si Agno. O, doon sa panig niya si Agno. Sa kabila, si Pineda. O, ganyan din. Magkabats din yung dalawang yan halos eh. So, it's the veterans now stepping up. Maiso. Plus, alam mo, plus, Noella, magiging importante rin dito yung setters natin. Oh, uy! Jubilee Gonzaga. Once again. Kasi dito sa third set, eto na ba, pupunta na ba sila dun sa key players nila? Yun solely. Na nga. Yun na nga. Diba? Well, Gonzaga, nagsimula na rito. Oh, yun na ba, ima-maximize na ba nila? Right. Tina Salak.
angat para kay Tabaquero. What a block by Guapa. Solid block from the Philippine Army. Yan ang nakapanalo sa kanila ng first set. Yung blocking nila. Right. And if it's Fun Family Pizza, it's gotta be Shakey's. Parang set number one na naman ito. Nauna na naman tong Philippine Army. Salak with a short serve this time. Maiso gets to it. Saed, quick set to Eulalio. Eulalio will really be a bonus factor here for Coach Ness kung matutuloy-tuloy niya yung pagbibigay ng puntos. Mas sinasaan ni Coach Ness kasi si Wenet pagdating sa depensa, which he is really known for. Pero tama ka, no? Pao Soriano back in front as Eulalio will now serve para sa Cagayan Valley. Bautista. Gonzaga sending it to Rachel. Inangat ulit para kay Aiza. Salak. Back set. Guapa! Oh! Yes! Ibang klase. Ayan na. Jovelyn Gonzaga starting to hum here. Three of the four points of the Philippine Army. Galing dito kay Bionic Guapa. And Axel is the official outfitter of the Shakey's V-League. And you can see Jovelyn Gonzaga just giving it her all. Oo. Diba? Every time binigyan ng set ni Tina Salak, bigay todo lang. From one Ilonggo to another. Sasagot sana daw dapat doon si Aiza Maiso. Free ball. Aiza, di pa rin nakakasagot. Uy, binuhay ni Gonzaga. Hinulog naman ni Angge. Smart move there, Tabaquero. Right away, putting the ball back with a push. Ito yung time na naalala natin, semifinals, di gano'ng naglaro si Angge. Quarterfinals, halos hindi rin gano'ng naglaro. Pinagpahinga lang for this moment sa finals ano naman, na. Diba? Yun ang naging game plan ni Coach Ness for Angge. Gonzaga, Tabaquero on the cover. Saed, Vargas, yes! Oh, and Vargas gets that small alley, that down-the-line alley, and gets the point. So far, Tina Salak with 32 excellent sets. Giselle C with 14. At si Saed with 8. Nasabi, 32 excellent agad, sets. Agad. Grabe naman yan. Oh, that time it was not excellent. And Pao Soriano natakam na net violation. Sigurado, sigurado. 32? Yes. Kakasimula lang natin ng third set. Abangan na natin kung may record na parating na naman. Because it's the official ball of the Shakey's V-League. To Rachel Andakis. Dati may hawak na record si Rachel dito. 8 service aces in a game. Natalo na sila lahat ng isang kolehiyala na nangangalang Mitch Morente. Na nakasampo. Nakalimaw sa service. Galing. Saklat yung ginawa ni Mitch Morente. Ang lima, the fifth set. Na humabol. In a row. Five in a row. That was a performance for the ages for Mitch Morente. 5-4. Sa alak. Bal set. Dagap by Tabaquero. Vargas again with a power shot. And Rosemary Vargas once again. Oh, napakasimple lang. But because of power, ano yung hit nito ni Rosemary? Hindi pa nga yung angle, hindi pa ganun ka-sharp. Well, nabura na. Napakalakas lang talaga. Nabura na yung kalamangan kanina nito Philippine Army. But Maiso gives one point away sa kanyang service error. So, iba na itong third set natin. Walang naiwan. Wala na. Dapat lang. Sa panahon ng tagulan, iwasan ng dengue. Lion Tiger Katolo gamitin. Proudly Philippine made. Gonzaga, pawis na. Talagang Kayod Marino o Kayod Marina ang ginagawa niya. Oh, but that's white. Hindi naman pala Marino yan. Sundalo yan. Kayod Sundalo. Oh. Pwede. Tama yan. Para swap. Pero grabe training dito ng mga pag kinikwento nila sa akin. Ibang klase rin yung gusto training. Gusto ko nga minsan manood. Football players natin. Ha? Gusto ko nga minsan manood actually. Salak now. Sends it up. Eulalio beats Valse that time. That's right. At the net. Cagayan Valley. Lamang ng isa. Pao Soriano. Gonzaga. Sala combination. Bautista. Yes. 7-all. Walang iwanan. Walang iwanan. Holding hands. Oo. Pinky to pinky. Hawak kamay lang. Hawak kamay. Pero maganda yung pinky to pinky yan. Arte mo. Kayo dyan, oh. Arte mo. Takot ako sa'yo. Ano yung mga pinagsabi mo? Pinky to pinky. Alatang pa yung babae, anak mo. Ay, sobra. Here is Saed now.
Vargas, malakas at lamang ang Philippine Army. With Rina Villamor. Yes, this third set will be a test of character for both teams right now because patience is the key for both of them. Katulad ng sabi Coach Rico kanina, kailangan mas maging matyaga sila sa loob ng court, kailangan mas maging madiscarte sila, and kailangan mas malami or ma-improve nila yung timing nila, especially dun sa pag-block nila ng bola nila. Mas maging maingay din sila inside the court dahil kanina nga in that second set, medyo tahimik sila kaya mas marami ang kanilang errors dun sa kanilang service receive. According to Tina Salak naman, sinabi niya sa kanyang mga teammates, huwag tayo magpakita ng weaknesses natin. Dapat mas matibay tayo sa kanila. We have to stay strong and keep on going in this match. Same thing for the Cagayan team as they were reminded to just be patient in this match and to stay focused. Their aim is to get it one set at a time. Noel? Well, it's actually one point at a time ang nangyayari din dito as Vargas gets the service ace. Marami nagpapabati kayo. Sige, we will patience, indulge you. Patience nga talaga ang kailangan. Oh, patience so din true. Sa mga nagpapabati rito. Aba, ayan si Pinky Tisbe, yan, nagpapabati. At saka isang kaibigan natin si Mark Torres who is undergoing chemotherapy. At V-League fan pa rin siya, Shake is V-League fan. So, this January daw uuwi siya. So, pag uwi niya, gagawa natin ng paraan na makanood ng live. Ito si Mark Torres, pagaling ka sir. 9-all ang ating score. Favorite ka daw niya. Maganda taste mo ha. 9-all. Ito ngayon si Bautista. Biglang pinansin mo yung sinasabi ko ha. Tingnan mo kahit parang kasali ko sa game, ninenervyos rin ako. Bakit ka ninenervyos? Kasi ganda ng laban. Alam mo, Tita Mosi, nag-national team ka na. Lahat na ng pressure dinaanan mo as Dakis gets the block point. Pati ba naman dito, ilang taon na tayo nagko-cover na Shake is Feeling, pero excited kasi tayo. We really expect a kumbaga hard-fought game. And this is a hard-fought third set, yes. Right now. Lamang naman ngayon ang Army. Yung ngayon, discuss natin kanina. I'm sure alam na nila yan. Importante ang third set na to para makuha tong game. Diba? Kung may advantage kagad yung 2-1 na, obviously 2-1, pero yung third set kasi, kumbaga critical, minsan yan yung turning point eh. Kung saan pupuntang direksyon. Well, alam naman natin po, yung standing nila dito, Shake is League this year. One win and one loss. Apiece silang dalawa. And there is a drop there coming from Dak East. Tabakero again. Ando naman si Gonzaga. Salak. Balik ulit kay Dak East. Ganda ng coverage ng parehong, both teams. Ng parehong squad. Wow! Except that time as Dak East explodes one in front of Pineda. Let's take a look dito. At that once again. Ganong kabilis din ang parang Rachel eh. Nandun na yung defense ha. Actually, tumama pa sa tape ng net. 11-10. Army again. What a serve by Salak. Hindi pa pasok Good block by Sabas. Buhay pa rin. Ayos ang maayos. Pumalo pa rin. Salak. Combination. Gonzaga. Dug up by Saet. Second ball. Tira ulit si Maizo. Gonzaga. Sending it to Dakis. Pineda. Saet. Maizo. Hulog. Dato si Gonzaga. Salak na naman. This time, naabutan na ni Pineda. Tabakero, napalakas. Sayang. Well, Ange Tabakero was just running after the ball. She was just trying to save it. Diba, kapos eh. Nasa gitna na. Layo din ang pinanggalingan niya eh. Pero konti na lang in na yun. And that would have been a spectacular finish to a long rally. Sa panahon ng tagulan, iwasan ng dengue. Lion Tiger ka to lang gamitin. Proudly, Philippine made. Two-point lead ngayon. Which is a luxury in this set. Eulalio. Salak ngayon. Gonzaga. Marcas. Saet. Back set. Maizo. Hulog. Labas. Tumama sa net at lumabas. She had the right thing in mind. Right. Ako, eto na. Army now ahead by 3. Getting more luxurious yung kanilang kalamangan. Tina Salak again. Ano ba? Excited. Maizo. Agno. Salak, Dakis, off the block, hindi mabubuhay ni Bang. And credit half that point to Tina Salak. Doon na nakasandal na halos eh. Nakita mo triangle yung pinuntahan ng play na yun. Uh-oh. Galing kay Agno, doon yun sa dulo galing kay Agno at binigay sa open kay Rachel. Ang hirap niya na, ang hirap gawin niya. And everybody tried to get that ball. This is 4 unanswered now for the Philippine Army. Almost 5 that time. Maizo. Oh, that's Labas. A long one. 5 straight points now for the Philippine Army.
Kanina, palitan pa ng kalamangan. In fact, I believe this is 6th straight kasi 10-9 yata ang kalamangan kanina. Ay, then, nahabol pala ni Angen. Naging 10-all. So, talagang 5 straight ito. Oh, right. That's right. Mas mahirap gawin dinig niyo. Ang nipis niyan. No. Ang nipis niyan para tamaan mo. Dinig na dinig ko talaga eh, no? Yung camera, dapat nga makita yung reaction ng netcam natin, pati netcam natin nahilo. 15-11. Ikaw na, matarget mo yan. Sige nga. Oh. Oh, if that goes in. Si Agno, alam ka agad. Nako, nagkamali ako ron. Oh, bumagsak bigla yung bola. Oh, nakaabot naman to si Eulalio at si Agno sa kanya. Oh, nakaabot naman yan. Oh, yes. So, sinasabi, ginagawa mo sa practice, ginagawa mo na sa akin ngayon, ha? Shorter serve. This time, Agno gets to it. Salak, Sabas, Saet. And two people trying to attack that time, Tabaquero and etong si Soriano. Mga nang apat na puntos dito, Ginny Sabas will serve. Pati natin yung mga kaibigan natin from Mapua High School. Anong kaya ito? Romel Rosales and Mike Santos. Malamang, kabatch ni Barry. Kabatch nga ni Barry. Ang katanungan doon kung anong essential yun. Ganyan, Barry. Yan. Yan. Si Barry, mahal tayo niyan. Bawi. Salak ngayon, inangat, Gonzaga. Grabe yung mga rally natin yes, dito. Hindi, yung makikita mo yung aggression. Right. At the same time, yung balance sa depensa na iniingatan yung bola. Tabaquero, turn back, great dig there by Saet. Tabaquero on the push, Sabas is there. Salak, Akis, hulog, anto na naman si Saet. Maiso, dropping it, balance. Shadow malapit. Isa Maiso still alive. Ando na si Bang. Inabangan na yung Quezalac. Oo. But this time. Army. Patience? Yan ano ka patience. Mo? Sabi ni Irina. Yan patience. Yan ang patience. So, yan ang patience. So, lahat humingal. May pateko eh. Oh. Well, so far, it's the Philippine Army with 6 attack points. Cagayan having 8, pero may tatlong block points ang Philippine Army. Sabas throws it away on her serve. 17-13 ang ating score. Dami rin pababate. Si Reviel Jan Angeles at si Noel. Kapangalan ko pa to. Greeting Mighty Maiso. Alam mo ang ganda ng pangalan na yun, ha? Oh. The Mighty Maiso. Oh, baka mag-stick yun, ha? Here's Guapa. Yes. Magdating naman sa receives. Itong si Agno with 8, Pineda with 5. At sa digs, Agno with 10, Pineda with 14. At titignan natin ngayon ang elevation na ipinakita rito ni Jovelyn Gonzaga to get that point. Back to another 5-point lead. If it's Fun Family Pizza, it's gotta be Shakey's. Dakis on the serve into the net. So yun ang problema rito. Nakakakuha nga sila ng punto sa offense sa pagdating sa serve. Error. Giselle C. returns. Joy Benito returns. Upo muna si Maiso at saka si Saet. Alam mo, partner, pag ganito na yung laro, yung habulan, dikitan, yung mga errors, medyo mabigat yan. Kahit pa isa-isa, mabigat. Iba-iba right. Iba yung weight ng unforced errors dito sa larong to. Magmula ngayon, lalo na tong third set. Salak now. Sending it to Bautista. Nandun si Pineda. T. Vargas. Off the net. Out. Wala daw check ball. Mahanap na check ball si Vargas. Sabi ni referee Efren Gaa. Wala. Katabi ko, wala. Wala. Kahit tayo nakikita natin, wala. Okay, well, that's part of the game. Uh-huh. You know, minsan kasi napakalapit lamang. Oo. See ngayon, sending it to Benito. 19-14. Oh! Salak with the drop ball. Salak on the dump. Gets the point. At bigla natin paalam na dito yung mga kaibigan natin galing sa national team. Ha? Philippine National Volleyball Team tryouts will happen on September 4 and 5 for the men's team and September 8 and 9 for the women's team starting 5 p.m. sa Ninoy Aquino Stadium sa Manila. Yan, Lahat ng gustong open tryout po yan. Sa lahat ng gustong mag-tryout. Nice. Baka may mga nagtatago pa kasi dyan na hindi pa natin nakikilala. Ba? Pagkakataon nyo na po maging part of the national team. So, mamaya-maya, ulitin po natin yung announcement na yan. Pero again, congratulations in advance sa mga mapipili. King Balse, kasama kaya yan. Kasama siya dati. Vargas, kasama rin dati. Block by Salak, dating member ng national team. Tama, mailabas na nga yung panty shorts ko.
Tawa ka. Okay yun, ha? Medyo ancient na yun. Ha? Marciano will check in. Good defense once again there. Matagal ko na hindi nakikita yung panahon pa. Reglabel, yun. Ganun, ha? Reglabel. Sino pa ba yung mga nandyan? Si Ana Paula Rodriguez, yan. Hindi. Benito. Benito, getting that point. It... Kagayan. Ito na, kung gusto humabol, ngayon na. Yep. Na na kailangan. So Marciano back in the game. At pinalitan niya si Rosemary Vargas. Here's Pao Soriano now to serve. Tignan natin kung maganda yung change up. At Salak once again on the top. Same thing. Ayun. 22 to 15. Balse now serving. 7-point lead bigla para sa Army. Sabi natin kanina, walang iwanan eh. Hindi, ilang iwan pa rin ito. Iwan it was the Army. Crucial stretch nung 10-all. Ayan na naman. Kukuha ng puntos ang Army tapos itatapon yung serve. Janine Marciano now to serve. Ito yung mga masasabi mong buti na lang malaki-laki yung lamang. Yun nga eh. Diba? Otherwise, pag di kitan, masakit. Well, hindi pa tapos ito. Pwede pa humabol Cagayan Valley rito. Combination play. Bautista and she scores. And Bautista once again. Alam mo, Philippine Army return dun sa game plan nila no first set. Diba? Oh. Yung well-distributed yung bola. Yes. It's just... And now the serve. Oh, yan na naman. Service errors. That's still very consistent sa pinag-uusapan natin. Kirby galing Vietnam, kamusta sa'yo? Pakita na naman ang tao dito. Benito and C will sit. Saet and Maizu will return. And Shasha Torres will replace Nene Bautista sa likuran. Oh. Leandro Galvez, binabati ka daw ni Mia Huayda. Sunod-sunod din mga pabati nyo. Oh, John Lester Miginto. Dami. Ayan. Patihin nyo rin naman si Tita Mosi. Oh. Hop. Oh, and Sabas. Ito na, di ba? Ito yung itsura ng first set. Right. Diba? Na si Sabas, ito nag-contribute, si Bautista, yan Daki, si Ab Gonzaga. Kumbaga, well-distributed yung bola. They went back to that same game plan. Well, now Tina Salak serving for the set. Short serve. Maizo, hinabol, Saet, inangat para kay Eulalio. Yes. Yeah, Eulalio, very simple hit there, but gets the point. Alam din ng Army na marami naman sila naipon na set point. Now Eulalio will serve. Pao Soriano in front. Along with Tabaquero and Maizo. Eulalio. Salak going to Sabas. Naabangan doon ni Pao Soriano. They go to Rachel. Rachel. Inangat naman ni Marciano. Pao Soriano. Good cover there by Tabaquero. Tabaquero. Ito tulak. Ando si Salak. Gonzaga, second ball. Alam na titira yun. And Marciano and Eulalio hesitating. And the third set goes to the Philippine Army. 25-8 before sa fifth set dito. Ano bang ginawan tama ng Cagayan Valley nung ating second set? Well, no second set, oh. Sila nga yung nag-a-adjust. Nakita natin si Coach Ness. Sinunahan, umpisa pa lang eh. Diba? Na sunod-sunod rin doon ng puntos ng... Cagayan. Uh-oh. Parang yung ginawa nung Army, nung unang set. So, binawian, ganun-ganun yung ginawa. And ang Philippine Army, I think, on the third set, yung numbers ni Aiza Maiso, hindi natin masyado nakita. Pati si Tabaquero, diba? Actually, nanahimik din doon. Tumahimik ng konti. Vargas turned back there by Gonzaga. And Gonzaga again, playing very inspired volleyball. 2-0 Army. If it's on Family Pizza, it's gotta be Shakey's. Tina Salak now to serve again. So tignan natin ang Philippine Army ba eh. Gusto na nilang kunin ito para tapos na. Para tapos na. Or Cagayan, hindi naman syempre papayagan yan. Oh, what a block there coming from Gonzaga. Gonzaga halos lahat ginawa na ngayon. Here's Maizo. Salak on the setup para kay Jovelyn Gonzaga. Cross-court beauty from Guapa. That's right. That was a nice cross-court hit coming from Jovelyn Gonzaga. At bago yun ay block, diba? Right. Nakapag-block siya. And then yung transition niya from defense to offense, napakaganda. Well, Axel is the official outfielder of the Shakey's V-League. Pineda, Saet, Eulalio, Vargas, Saet, ulit para kay Vargas.
Off the net. Hindi papasok. Puntos yun. Kala ko nasa klase. Kung may attendance check. 4-0 Army Cagayan Valley with an early timeout. Parang pelikula na starring Jovelyn Gonzaga in her the most daring role ever. Well, ito si Gonzaga, 14 points na, partner. Sabas, meron ng 8. Si Balse with 7. Ganon din naman si Salak, Dakis at Bautista. Tigpipitong puntos. Ayun na, then, nadagdagan yung Garecian. Laging 8 na. Paizo with 11 points. Vargas with 9. And Eulalia with 7. Again, combination play. Late reaction by the defense of Cagayan Valley. 5-0 Army sa panahon ng tagulan. Iwasan ng dengue. Lion Tiger Katolang gamitin. Proudly Philippine made. Salak with a very short serve. Vargas, power tip na abangan ni Gonzaga na naman. Ngayon mukhang ang focus ng depensa ay nandito kay Vargas. Diba? Kanina pa siya mula nung start nung itong fourth set natin. Nakailang right. Blocks na rin ang Philippine Army against her. Alam ko itong si Gonzaga and Dakis are going for back-to-back championships. Alam mo ba yun? Alam mo naman yun. Pero yun nga, iniisip ko kung sino yung last time nakuha ng back-to-back championship. I think si Maiso pa yata yun eh. And Dakis timed it well. Nagamit pa si Chase Saet sa puntos na yun. And Saet will sit. Papasok ulit si Giselle C. And Mikasa is the official ball of the Shakey's V-League. 7-0 Army, their best start of the match. Salak, short serve again. Si Eulalio. Salak, Gonzaga setting up Dakis. Jump set pa yan. Oo. Vargas on the wind-up. Rachel, Tabaquero, si... Angat para kay Vargas. Wow, what a dig by Bautista. Rachel, angulo na yun. Si Abila, Vargas, off the block. Yes, finally a point for Cagayan Valley. That's right, that was a hard-earned point for Cagayan Valley. Vargas finally challenging the blockers, winning the point. At mabuti na lang, maaga-aga nangyayari itong 7-0 run ng Army. Pwede pa humabol itong Cagayan Valley. Si, on the serve. Bautista, Salak, running attack, Jeannie Sabas. Going down the line. 8-1. Isipin niyo po yun. Army up by 7. Kami po yung kontra sa Cagayan Valley. Noel Zarate alongside Monsi Ravena and Rina Villamor. Set number 4, laban pong Army, 2-1. And it is now 9-1 after that error from Rosemary Vargas. Ayan na, ang Army ang aga ng iwan. Oh, yan. Sabi ni Mamena, Marciano, mapasok, mapalitan si Vargas. Oh, sabi ni Mark Torres, please let Ma'am Mosin know how much I idolize her. Oh, di ba? Babalik salamat, ng, Mark. Balik ng January, sagot mo lunch, eh. Oh, ba? Sure. Ang dami na nagpapabati. Ano ba ito? Oh, ako rin, yung mga nanonood sila, ang aking dating teacher, Becky David sa yeah. UST. Nako, mga avid supporters yan ng Shakey's V-League. At oh. Yung mga teachers ko doon, professors, at tinulungan ako. At tinulungan din itong mga ibang bata hindi, siguro. Mahilig talaga sa volleyball. At, long Willie rally. De Jesus. Oh, Dakis. Sumirko-sirko pa pagkatapos na kanyang punit, puntos. Punit, sumalit. Puntos pa rin para sa Philippine Army. Eto na. Ayan. Ito yung gusto ko makita. Paano magre-react ang Philippine Army after winning 2 sets right. against Cagayan? And look at the footwork there by Rachel. I-all-out na ba nila, di ba? Dun sa 4th set. Well, it looks like it right now. 10-1 yes. ang ating kasi score. Ako sa akin, yun yung best thing na kailangan. Yung kumbaga, sige na, labas na natin lahat, di ba? Yung dapat hindi makatulog ngayong gabi ang Cagayan Valley dahil sa ginawa sa 4th set. Balse! Oh, there you go. Geek Balse. Stepping 11-1. Tama, and Philippine Army now for 5 attack points against Cagayan. So only 1 at may... Alabo. Oh. Ito ngayon si Jeannie Sabas on the serve. Hindi po typo yan. 11-1 po talaga ang score in favor of the Philippine Army din sa ating 4th set. 12-1! And Dakis. Ayan na. Ito yung feeling na parang umu-all out na yung Philippine Army. Karga nila rito yung pagkatalo nila sa Cagayan Friendship Games talaga. Sa panahon ng tagulan, iwasan ng dengue, Lion Tiger Katolang gamitin. Proudly Philippine made. Isipin mo, Army swept
the Cagayan Friendship Games Elimination Round as there's a violation called on Giselle C. Army swept. Twice to beat sila sa finals. Beaten twice. Dalawang beses po tinalo ng Cagayan Valley ang Army sa finals. Isipin nyo yun, dalawang beses ka maglalaro sa isang araw, talo ka pa pareho. Kaya ngayon our pregame, yun yung binanggit natin. Sometimes yung mga ganyan sitwasyon, pag bata, pwedeng psychological advantage for Cagayan. Pero pag medyo veterano na, iba na yung bawi factor. Ay, ito na yung bawi nangyayari. 14-1! Rachel Dac is off the block this time. Amazing run by the Philippine Army. Ubus na tayo mga ni Coach Ness. Si Coach Ness, parang gulat na gulat din eh. Paano right. Naging ganito? Bumalik sa panig ng Philippine Army. Tina Salak sending it to Rachel. On the drop ball, ito si C. Second ball, naabang Rachel si Maiso. Marciano airborne. Bautista keeping it alive. Salak, too near the net for Gonzaga, pero hindi naman makonvert ni Marciano. Salak, back set, Balse, hand time. And that goes out. At si King, lunod na doon sa set ni Tina Salak. Pero ganun pa man, just put the ball over. Kaya, tawa-tawa din sila sa sarili nila. Totoo po yan, 15-1. Army trampling on the defending champions. Sabas. C. Good block again by Gonzaga. Balse again! 16-1! Army. 16-1. Digging a deep hole. Napakahirap bumalik. Totoo yun. Si Marciano finally nakapuntos ulit sila. Okay, at this point, nais natin batiin ng mga kaibigan natin si Jessa Escaro from North Cotabato. Wow. At binabati rin natin si Diz Pasete, a Mifer fan. Ano yung sabihin ng Mifer, Tita Mosi? Iyang ka na naman eh, daw. Nakasulat, binabasa ko lang naman. There diba? You go again, ito though. Na, tanong ko lang. Gonzaga gets the point back. Ayan, ano yung sabihin niyan? M-I-E-F-E-R. Brand pa yan ng implant ng... Nickname ko. Nickname mo. Modi. Okay. Kala ko brand kasi ng ventilador eh. From a Mifer fan daw. Ito talaga. Ito sino well. Ano kaya? Hashtag what is a Mifer? Here is Giselle C. Combination. Ayan, mabawi na nga. Si Marciano. Hindi pa buwi. Di ba? Hindi pinababayaan. Right. Set na to. Slip away, but Marciano now on the service line. At sa panahon ng tagulan ni Wasan and Dengue, Lion Tiger katulang gamitin, proudly Philippine made. So far, ang Philippine Army, 10 attack points na, pero ang Cagayan, dalawa pa lamang. That's ano right. Na score natin? Kaya naman, 3 points pa lamang sila. Well, tagad mo yan na isa ngayon. Si Paul Soriano sinasabi, basta hindi pa 25 yan, pwede pa yan. Oh, hanggang dito po. Now, Janine Marciano. Hindi mahanap ni Coach Ness yung isang kombinasyon talaga ng mga tao niya na aandar. Oh, nice anticipation by Maiso. Bautista off of Maiso. Si sa kabila, Tapakero. Andun si Gonzaga. And Gonzaga does it again. And you can really feel that yung Philippine Army is not letting up. Oh. Walang butas sa depensa, sa opensa. Talagang hindi nagpapabaya. Hindi po tayo po yan. 18-4 po talaga ang ating score. Again, we keep on reminding everybody because we have never seen this kind of scoreline sa kasaysayan ng finals. Bautista, again for the Philippine Army. And you just like how Tina Salak is leading, diba, her squad. Nakita niya yung diferensya nung second set nung natalo sila. Ngayon, bumalik siya no, nung sa third set kung paano niya dinistribute yung bola. Ganun pa rin ang ginagawa niya ngayon dito sa fourth set. Nice dig again by Gonzaga. Gonzaga's doing everything. Bautista again! Ang ganda ng pacing. Limang puntos na ang kailangan ng Philippine Army to win the most lopsided set in Shakey's V-League Finals history. Si Tabaquero. Salak with Seth Balse. Ayan na. Gumana na yung Ale. Grabe, okay. Ayoko sana banggitin, pero the record for
least number of points in a set is 6. Okay? Eh, championship pa to. Championship nga to. Held by the University of the Philippines. 6. Tabaquero. Iwasan nyo na lang yung record. Yung Cagayan Valley. Na siguro yung credo nila rito. Si Soriano. Turn back again by Salak. 22-4. Sa kasaysayan na sa napanood kong volleyball, ang lowest points in a set held by the University of the East sa UAAP. 2 points lang ang UE. Ayun, ayaw naman payagan na mangyari yan ni Aiza Maiso. 22-5. Well, kung meron ng kung meron man leader doon sa kabila, it's going to be Aiza Maiso. Oh. Hindi yan bibigay ng basta-basta, pero ang bilis lang na unahan ng Cagayan dito sa fourth set. Kahit tayo nabigla eh. Ako nabibigla ako ngayon. Another one from Bautista. And look how Dina Salak is orchestrating. Yes. Diba? Yes. This game. Ibang klase ang nilalaro ng... Talagang gutom ang army. Talagang galit ang army. Hirap yung gutom ka na galit ka pa. Parang ikaw yan. Ako yun, pag umaga. Service ace from King Valse. The record again is now threatened. If it's Fun Family Pizza, it's gotta be Shakey's. Match point. And Cagayan Valley is threatening to set a new record for all-time low. And it happens in the final. The record for lowest points in a set in the history of the Shakey's V-League is now 5 in the finals held by Cagayan Valley. 25-5.